Kahon-kahon na candy ang kinumpiska sa isang grocery store sa Baguio. Ang dahilan, mukha raw kasing sigarilyo ang mga ito. Nasa front line ng balita niyan si Faith Del Mundo. Sa unang tingin, aakalain mong totoong mga kahan ng sigarilyo ang panindang ito sa isang grocery store sa Baguio. Pero hindi yan tunay na yosi, kundi candy. Kinumpiska kanina ng Public Order and Safety Division ng Lunsod ang aabot sa 31 kahon ng tinatawag na candy cigarette. Nagkakahalaga ng 3,400 pesos ang mga nasabat. Hindi raw ito makakabuti sa mga kabataan dahil pwede silang maengganyong manigarilyo. Kung tatawagin natin yan, yan yung magiging gateway nila po, no? Introduction yan sa kanila. At mas madali po nilang makakagisnan ba ang sigarilyo through those candies. Ipinagbabawal din sa ilalim ng anti-smoking ordinance ng Baguio City ang mga nakumpiskang produkto. Nakasaad kasi rito na bawal magtinda o mamahagi ng pagkain, laruan at kahit anong gamit na may disenyong malas sigarilyo. Pagmumultahin ng 2,000 piso ang mga unang beses na lalabag dito. 3,000 naman para sa second offense. 5,000 pesos naman na multa o pagkakakulong na hindi lalagpas ng 3 buwan ang ipapataw sa third offense. Sa pagkakataong ito, sususpindihin na rin ang business permit ng mga lalabag na establishmento. We need to act sternly about this kasi iba ang target nito eh, mga kabataan. Ako personally, it's very offensive for me. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng grocery store, pero tumanggi silang magsalita. Nakatakdang magpulong ang anti-smoking task force ng Baguio para mapigilan ang pagbebenta ng cigarette candy sa iba pang establishmento sa lungsod. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.